Does that mean that Christian who believe in three gods, small letter J-O-D-S, three gods, or some kind three-headed God? It means, are we worshiping one body but three heads? It looks like a monster daw. Tama naman. Monster talaga kung ganun. Anyway, idea lang po ninyo yon. Kalawa, wala po sa Bible yon. Hindi ganon. Sabi nga, ang ama meron siyang kanyang sarili. Ang anak meron siyang kanyang sarili. Ang banal na espiritu meron din siyang kanyang sarili. Hindi po sila na nagkadikitan tapos sumibol na lang ang tatlong ulo. Parang Daniel chapter 7 yun ah. Hindi po totoo yun. Absolutely po, no. Hindi po totoo yun. No Christian, I do believe that believe in three gods or in a three-headed God. There is only one God. God is a collective noun. Pag sinabing collective noun po, collect, hindi lang mag-isa. It's a noun. That's why ang Diyos pagka nagsasalita sa Biblia, most often time is a plural form or plural form talaga po ang kanyang sinasabi. Pag sinabi pong plural formal, kung mga kapatid, eh plural nga eh, hindi isa. Saan ka makita ng plural na singular, singular na plural? Dito lang po natin makikita kung paano po ipinahayag ito ng kasulatan. Now, tingnan po natin. Alright. Tingnan nyo po na ang Diyos ay nagsalita sa Genesis, Brother Bong. Balikan po natin ito kasi marami kasi, Brother Bong, ang mga nalilito nito. Aywan ko lang po. Alam po niyo sa totoo lang, bakit po kayo nalilito? Kasi meron na pong preconceived idea dyan sa inyong mga kaisipan eh. Meron na po kayong iniisip. Minsan po, ganito nga pong sabi ko eh, ang isang taso, isang baso, kung may tubig na yan, hindi na yan malalagyan eh. Bakit? Punong-puno na kasi ng tubig, aawas na lang. Kahit anong turo mo, pagka hindi open-minded, ay wala rin pong kwenta, hindi rin po yan matututo. Bakit? Ay ang kanya ay ginigiit. Pag sinabi natin yan ay kulay puti, yan ay kulay pula, sabi hindi, violet yan, isa rainbow. Ay wala ka talagang magagawa. Maliban na pubuksan natin ang ating mga puso at kaisipan, aba hindi tayo matututo kung ano ang tama, kaibigan. Now, tingnan nyo pa, pag sinabi natin collective noun, tingnan nyo po yan sa dictionary, hindi ibig sabihin isa. Kaya nga po ang Diyos kung magsasalita, ang ginagamit po niya plural. Halimbawa po, Genesis 1 verse 26. Ito po yung sinabi na natin. Ito po nagasad, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Hindi ha, tingnan nyo ha. Sinabi ng Diyos, and God said. Hindi sinabing, and gods. Plural, said, hindi po, singular. And God said, let us. Tuloy. Lalangin natin ang tao sa ating larawan. Ayon sa ating wanges at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon sa impapawid. Dito po ating makita, kaibigan, ang tinatawag na collective. Okay? Sabi niya, let us, plural yon. Create man in our image, plural agad yun. According to our likeness. Di ba three times itong sinabi? Kaya nga po, pagka sinabi ng Biblia na Diyos, isa lang ang Diyos na merong tatlong persona na hindi na may nakadikit-dikit, sumibol lang parang kabuti yung mga ulo. Hindi po ganon. Kasi kung ganon, dapat si Adan, tatlo din ang ulo niya. Bakit? Eh ang kinopyahan nga niya, Diyos. Ang kinopyahan kay Adan, Diyos. Ang kinopyahan kay Eva, Diyos. Ay kung ang Diyos tatlong ulo, isang katawan, sana si Adan tatlong ulo, isang katawan? Kasi nga, ang hulmahan, ang pattern, ay ang Diyos. Ay paglabas naman ay saan ka makita ng tao, ay tatlong ulo. Serpente na yon. Di ba? So, kung ano pong nakita natin kay Adan, yun po yung Diyos. Bakit po? Kasi ang wangis ng tao, ang pinagkukopyahan ayon sa wangis ng Diyos. Malinaw ba, Brother Bong? Ikaw lang naman nakakampi ko dito. Ikaw na lang sumagot dyan. Alright. Now, sinabi po din naman sa Genesis 3:22, nung ang tao po ay nagkasala na. Ang sabi nga, huwag kayong kumain sa prutas na ito sapagkat sa oras kayo kumain, makikilala nyo ang mabuti at masama. Ang nakakalam lang ng mabuti at masama ay ang Diyos. This time, mga kapatid, pagka kumain ng tao, nakakakilala ng mabuti at masama. Tanong, kumain ba? Kumain! Anong sabi ng Diyos sa Genesis 3:22? Ito pong sinabi. Sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo ang tao. Sinabi ng mga Panginoong Diyos? Panginoong Diyos. O, sinabi ng Panginoong Diyos, singular po yun. Na anong sabi niya? Tingnan ninyo ang tao. Tingnan ninyo. Ibig sabihin po,
May kasama siyang ininbita na, tingnan ninyo, tingnan ninyo, eh, ikaw lang palang mag-isa. Nagninyo ka pa, ikaw lang naman pala. Hindi tatama yon. Sunod. Tingnan ninyo ang tao, naging parang isa sa atin. Ganyan mo? Isa sa? Atin. Atin. Pag-atin, plural yon. Like one of us, or became one of us, that knoweth what is good and evil. Good and evil. Yan po ang malinaw na sinasabi ng Biblia. So dito po, ang ginamit is collective na naman. Makita po nyo, collective. And God said, let us create man. And God said, let us create man in our image. And God said, let us create man in our likeness. So may kasama ang Diyos, hindi lang isa. O isa pa, ha? Isa pa, atin pa pong liwanagin nito. Genesis 11 verse 7. Ito naman po yung pagsira ng turi ng Babel kasi ang tao isang salita lang, sabi ng Diyos, meron siyang isang salita lamang, ang sabi po ng Diyos na tayo'y bumaba, guluhin natin ang kanilang wika. Bumaba nga naman. Ito po ang sabi sa wikang Tagalog. Ito po nakasad. Hali kayo, hali, hali kayo. Tayo'y bumaba sa at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawahan ang pananalita ng bawat isa. Kita nyo? Hali kayo. May tinawag. Tayo bumaba. May kasama. Ating guluhin. Hindi lang mag-isa. Kaya nga po ang tanong, nung paglalang, nandyan bang Ama? Nandyan ang Ama. Andyan din bang Holy Spirit? Nandyan pong Holy Spirit sa talatang 2. At anong sinabi ng John chapter 1 verse 1? Malinaw na sinasabi sa atin ng Biblia na walang nalalang sa lupa kung hindi dahilan sa Panginoong Hesus Kristo. In short, during creation pala, ang Panginoong Hesus Kristo present din. Kaya nga, tama lang naman na gamitin niyang let us, may kasama. Create man in our image, may kasama. In our likeness, ang tao ay naging just became like one of us. Ibig sabihin mga kaibigan, talagang maintindihan natin dito na ang salitang Diyos, sabi na lang natin, pinaka-common na pagkatawag, mga kaibigan, ay sinasabi sa atin ng kasulatan. Very clear po yan. Hindi po mag-isa. Kaya nga po, ang Diyos, yun na po, at God, okay, God is a collective noun. The word God is collective noun. Wala itong pinagkaiba, mga kaibigan, sa sinasabi ko sa inyo ba na meron pong isa na isa talaga at merong isa na maramihan. Merong maramihan na isa. Ang tawag po natin nito, mahal kong mga kapatid, ay hindi po absolute one o numerical one. Ang tawag natin nito ay 1, 2, 3. Collective nga po. Ang tawag po natin nito ay hindi absolute one or tinatawag po natin na one is one talaga, kundi ang ating pong tinatawag dito, word na ikad, ang ibig sabihin po na isahan na maramihan, maramihan na isahan. Okay? So, kung atin pong titinan, mahal kong mga kapatid, napakalinaw ang sabi ng Biblia. Wala itong pinagkaiba eh. Lalaki at babae, bagamat dalawa, iisa. Pag sinabing school, isa lang ang paralan, pero ang daming estudyante. Merong Luzon, Visayas, Mindanao, pero isa lang, Pilipinas. Merong mga sundalo, pero isa lang ang pangalan, army. Merong police station, ang daming police, pero isa lang police station. Meron po tinatawag nating family, there's only one family, but headed of three person. Nanay, tatay, at saka anak, but there is only one family, not families. Just like that. Hindi yung isang family na tinong isang family, isang katawan, tapos tatlong ulo na parang kabuti. Doon na rin sa katawan si nanay, nandun rin sa katawan ng anak, doon na rin katawan yung tatay. Isang, hindi ganon. Monster nga naman yon. Sinabi po sa atin ng Biblia na mayroon pong sarili ang Ama, may sarili ang Anak, may sarili ang Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay isa sa kadiyosan na may tatlong magkaibang individuality. Okay? So ang tinatawag po natin ay compound, collective. In short, mahal kong mga kapatid, hindi lang po nag-iisa. Halimbawa, sa Matthew Kapitulo 3, talatang 15, may sinasabi rin po sa kasulatan na ganito ang pagkasabi. Ito po nakasaad. Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin. Ano daw? Nararapat sa? Atin. Ang salitang atin, may kasama yan. Yung mga kausap niyang mga lagat at saka siya. Atin. Pero ang salitang atin, isa lang. Pero ang kahulugan, marami. Brother Bong, pag sinasabi bang tayo, may kasama wala? Mayroon. Pero ang salitang tayo, plural yan, maramihan, di ba? Pero isang salita lang tayo.
Tama. Mm-hmm. Ang salitang kami, may kasama wala? Meron. Pero ilang salita ang salitang kami? Marami. Marami ang kahulugan, isa lang ang ibig sabihin. Mm-hmm. Kami. Kami. Pag sinabing 10, ilan ang bilang? 10. 10. Mm-hmm. Tinagalog lang. 10. Kaya nga tinawag 10. Sa 1 up to 10, ilan ang 10, Brother Bong? Isa. Isa lang. Sa 1 up to 10, ilan ang 9? Isa. Sa 1 up to 10, ilan ang 3? Isa. O kita mo, kahit 3, 1, kahit pa 10, 1. Kaya mga kaibigan, kung ating pong intindihin, hindi mahirap itong intindihin eh. Sabi ng mga alagad sa Panginoon, Panginoon Jesus, marami pong mga taong nangangaral sa inyo pong pangalan at ginagamit pong inyong pangalan. Patitigilin po ba namin sila kasi hindi po natin sila kasama? Mm-hmm. Anong sabi ng Panginoon Jesus Kristo? Kung sila na may nangangaral katulad ng ating turo at aral, huwag mo silang sansalain, huwag mo silang patigilin, magpatuloy sila. Kasi magkapareho lang naman. Mm-hmm. Pero nagaangkin na tayo magkakasama pero ibang aral, ay hindi tama yon. Isipin mo, sasabihin mo magkasama tayo tapos iba naman ang tuno mo? Aawit tayo, lahat tayo ay melody, soprano, tapos ang iyong tuno ay hindi bass, hindi rin tenor, hindi rin alto. Awan ko kung anong tuno? Ay hindi po, tatama talaga yon. Mahal kong mga kaibigan. So, malinaw po yan. O isa pa ha? Isa pa. Isaiah 6 verse 8. Nalalan niyo po bang sabi ni Propeta Isaiah, narito ako Panginoon, suguin mo. Here my Lord sent me. Ito ang sabi ng Panginoon. Ito ang nakasaad. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko? At sinong hahayo para sa atin? So dito po ating makikita, sinasabi na, sino ang hahayo ganang atin o para sa atin? Atin. Sabi naman ni Isaiah, here my O Lord sent me. Ni sabi, here my Lord's God's send me. Mm-hmm. Collective noun pa rin. Narito ako, O Diyos, suguin mo. Pero ang sabi ng Diyos, sino ang hayo para sa amin? Again, collective noun. Now, there is only one God, not in three gods. Follow up natin po doon sa isang punto. True. There is only one God in three persons. God is a collective noun. Okay? God, in other word, yung salitang one sa Biblia, o mayroon lang isang Diyos, isa, it means ikad. Okay? Ikad. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang isa, kundi tawag ay composite. One pa rin, but composed of many. So ang tawag nito, composite one, not numerically one or absolute one, but this is one in a sense na ito po ay isa lamang sa pagiging isa. Lalaki, isang lalaki, isang babae, silang dalawa pinagkaisa. At ang sabi nga po, ang dalawang ito ay hindi na dalawa, kung silang dalawa ay ano daw? Maging isa. Isa. Sabi ng John 30, ako at ang Ama ay? Isa. Ay dalawa po yan eh. Pero ang sabi ng Biblia, iisa. Ako at ang Ama ay? Isa. Iisa. Malinaw yan, mahal kong mga kapatid. Ayon sa pagkasabi ng Biblia. So tayo po ay hindi sumasamba sa isang katawan na tatlong ulo. Wala sa Bible yun. Sa John chapter 5 verse 26, ating mababasa, Brother Bong, na ang Ama may sariling kanya, ang Anak may sariling kanya, ang Holy Spirit may sariling kanya rin po. Hindi yung isang katawan, tatlong ulo. Ating basahin, John 5 verse 26. Ito po nakasaad. Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili. May buhay sa kanyang sarili. Mm-hmm. Ay pinagkaluban din niya ang Anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Mayroon ding buhay ang Anak sa kanyang? Sarili. Sarili, sa John 16 verse 13. Mm-hmm. Atin din mababasa, Brother Bong, 16 verse 13 ng John, mm-hmm, na ang Holy Spirit ay meron din pong kanyang sarili. 16 verse 13, itong sinabi. Ito pong nakasaad. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng Katotohanan, uh-huh,
papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Yes. Sapagkat hindi siya magsasalita nang mula sa kanyang sarili. So ibig sabihin po, malinaw dito, ang Holy Spirit pala ay meron din kanyang sarili. Kanyang sarili. Mm-hmm. So dito, mahal ko mga kapatid, hindi po mahirap intindihin. Aywan ko lang kung anong hirap dito, kasi pati grade 1 elementary, maintindihan to ng ama may kanyang sarili, ang anak may kanyang sarili, ang tatlo kanyang sarili. Hindi po ito tinali ng lubid para ang tatlo ay magiging isa, tapos tatlong ulo, isang katawan na lang. Eh, hindi ganon. Hindi naman to saging na kanya-kanyang sanga o palapa ng saging. Hindi po ganoon. Pero ang kanya pong katawagan ay isa lang. Para bang ganito, Brother Bong? Juan Pedro Santiago. Mm-hmm. Si Juan, tao hindi? Tao. Tao. Si Pedro? Tao. Si Santiago? Tao. Silang tatlo ay? Tao. Oh, ang ama ay ano? Diyos. Ang anak? Diyos. Diyos. Ang Espiritu? Diyos. Ang tatlong ito ay? Diyos. Diyos. Juan Pedro Santiago, ang tatlong ito ay? Tao. Ganun lang kaintindi. Mahirap ba intindihin yun? Ayaw intindihin, Pastor. Ayaw lang intindihin. Ayaw. Ah, hindi na natin problema yan. Problema na nila yan. Kasi kung sabihin mo, ang ama lang ang Diyos, maraming talata sa Biblia na nagsasabi si Kristo Jesus ay Diyos. Sinabi din po ng Biblia na ang Holy Spirit ay Diyos. Diyos din naman. Eh, saan mo ilagay ang dalawang yan? Itapon mo? Kasi ang ama lang ang... Ay, mismo ang ama, tumawag nga sa anak, Diyos. Si Apostol Pedro ay nagsabi din po naman na ito pong tinatawag na Espiritu, hindi ka nagbubulaan lamang sa Espiritu, kundi ikay nagbubulaan sa Diyos. Mm-hmm. Linaw-linaw nyo na eh. Kaya po kung atin pong babasahin ang Biblia, mahal kong mga kaibigan, napakalinaw po na sinasabi sa atin ng kasulat. Napakadaling intindihin. Ang sabi ko nga po sa inyo, lalaki't babae kinakasal, there are three people in marriage but one couple. Hmm. A family, there are three members of the family, father, son, and then the daughter, or the father, and the child, and the mother. This family is headed by three persons, but one family. Sa school po, meron pong one school, but plenty of students, but one school again. Thousands of soldiers, and still, be only one, or only one, because there is only one army. Ganun lang po kaintindi. Sabi naman kasi iba, Brother Bong, hindi tayo dapat maniwala sa Trinity. Mm-hmm. In the first place, kung hindi ka naman maniwala, hindi naman sasakit ang tiyan ko. Hmm? Ay, Bob? Natatawa ka? May kahulugan ba yan? Pag hindi ka maniwala, okay lang. Kung maniwala ka, praise the Lord. Tumalab ang salita ng Diyos. Mm-hmm. Hindi naman kasi lahat talaga tatanggap. Kasi kung lahat pa tatanggap, matagal na bumalik ang Panginoon. Sabi ng iba, eh bakit tayong Seventh Adventist maniwala sa Trinity? Ay doktrina ng Katoliko yan. Sila ang nauna. Mm-hmm. Oh, pambihira naman. Ang mga Amerikano, nauna sa Amerika. Pagpunta natin ng Amerika, Amerikano na rin ba tayo? Ikaw, Brad Bong, pag bumasok ka sa bahay ng Inchik, paglabas mo, Inchik ka na rin. Hindi, Pinoy pa rin. Oh, eh, Pinoy pa rin. Kaibigan, yung doktrina ng Trinity, kahit wala pang Katoliko, nasa Bible yan. Ayaw mong maniwala kasi nauna ang Katoliko. Oh, hindi tayo kumakain ng baboy, nauna sa atin ang Muslim. Sabihin mo, nakikimuslim ka na rin, gumaya ka na rin. Pagkalaking disgrasya. Eh, ang mga, si Anabaptist, ang mga Baptist ay unang nagbinyag, ilubog sa tubig. Ay, lubog din sa tubig ang atin din pong ginagawa. Hindi rin natin gayahin kasi gumagaya lang tayo. Eh, kung ang mga Diyos, sabado ko magsimba, nauna naman sa atin yan. O tanong ko sa inyo, pagka tayo ba'y sumasamba sa araw ng sabado, Hudyo ka na rin? Ano ba naman yan? Kasi doktrina daw ng Katoliko. Wala pang Katoliko, nandyan ang Bible. Oh, Genesis 1:1. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sana Katoliko diyan. Mhm. Talatang 2 at ang espiritu ng Diyos na sa ibabaw ng tubig. Nasaan ang Katoliko diyan? Walang anyong Katoliko diyan, Pastor. Eh mismo nga lupa, madilim, walang tao. Mhm. Aywan ko ba, mahirap ba intindihin 'to? Hindi, aywan ko lang. Bagay kahit sabihin mo na makasi puti, eh pagka gustuhin talaga niya, sabi niya, hindi yan puti. Ano lang yan, medyo mukhang puti, pero hindi talaga puti.
Kasi daw puti at saka itim pinaghalo kay ang kulay daw putim. Oo. At saka ang itim daw pinaghalo sa pula kay ang tagpulatim. Pula at saka itim. Nako naman. So ayo po clear ito sa inyo, no po? Doon po sa nag-follow up ng question nito. Pero ang mabuti po talaga, upo tayo tapos pag-usapan natin 'to personal. Okay po? Kasi may tinatawag na verse proofreading. Sa pagbasa natin, pag-proofread natin, mababasa mo, makikita mo kung ano yung content context, kung ano po ba talaga yung immediate context na sinasabi ng talata. Okay po? I hope po naintindihan ninyo ang baging ito. So, meron pong isang ama, may anak, may Espiritu Santo, ang tatlong ito ay isang tinatawag na Diyos. Ang Diyos ay isa lamang na mayroong tatlong persona, nandiyan ang ama, anak, at Espiritu Santo. At ang tatlong ito hindi nag-aaway sapagkat ang tatlong ito ay nagkakaisa. Sa lahat ng paraan ay iisa sila, bagamat magkakaiba ang individuality nila. At sabi ni Kristo, binyagan sa pangalan ng ama, sa pangalan ng anak, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Hindi sinabing, bautismo man sa pangalan ng ama, kama, sa pangalan ng anak, kama, sa pangalan ng Espiritu Santo, kama. Walang ganon. Sinabi ng Biblia, inisa-isa talaga, bautismo man sa? Pangalan ng Ama. Sa pangalan ng? Anak. Sa pangalan ng? Espiritu Santo. Ay, isa-isa talaga yan, hindi po yan magkakasakasama lang. O kaya, isang katawan, tatlong ulo na parang sprouted munggo. Hindi ganon po, ha? Hindi po ganon. So, ayaw po, clear po yan sa inyo, ha?